Kala ko, tipa, parid na nito. Ito ang... Ang dali lang nito. Sino to? Iluna. Iluna ang kantang Panaginip. Madali lang, ano lang, isang pattern lang. Tapos ang chords ay ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Yes, apat lang. So, sabihin na natin ang chords. Pero maglagay ka ng kapo sa first fret. Okay? C major 7. Katipa, C major 7. So, ang bilang niya, 1 and 2, 3 and 4. Then lipat, B minor 7. 1 and 2, 3 and 4. And then E minor, 2 and 3. Actually, E minor 7, mas maganda. 1 and 2, 3 and 4. And then D 7. Yan! C major 7, B minor 7, D minor 7, D 7. So ang ginawa ko sa E minor 7, yung ganito, parang G, E minor, tapos ginanong ko yung 3rd fret sa baba, yung dalawa. Ang ganda yan, pang E minor 7. Kung gusto mo yung ginagawa nung ano, sa umpisa, yung kailangan mag, ano ka, bar chord. Diba? Ito yung... Ganon. Ibabar chord mo lang yun kung medyo katunog yung intro. Okay? So, sa mga beginner, strum lang tayo. So, tempohan nyo lang yung, ano, yung bilang. So, C major 7. 1 and 2. 3 and 4 and B minor 7, 3 and 4 and D minor 7, and 4 and D 7, 2 and 3 and 4 and okay? Ngayon, ito ah, B minor 7, pwede nyong gawing yung ganitong shortcut, hindi siya bar chord. Kumbaga para siyang ano, di ba ang D F sharp dito? Nilalagay sa 6th string. Ngayon, yung parang D F sharp, gagawin mong bass, eh yung B, yung 5th string sa 2nd fret. Yan. So, yan ang magiging pwedeng alternative sa ano, D minor 7. Okay? Yan lang, katipa, ang mga chords. Kaso, natatawa ako eh, kinakaba ako. Biglang sa huli, ay merong ending, edi D7, di ba? Tapos B. Ending sa B. Or, ewan ko, pwede na siguro B minor na rin. O kaya, mag-ano ka, power chord na lang na B sa mga baguhan. Ganun talaga nangyari eh. Anong lyrics yun? Sa istoryang ito. Oh, yun. Ho, ho, ho. Yung gumanon, di ba? B, yung pinaka, ano, nadagdag ito. Ang haba-haba ng kanta, yun lang ang gagawin. Biglang nadagdag ito sa ending. After ng D7. Oh! Alright? Yun lang ang chords. Apat. Alright? Ayos. Paring don here. Rapid.